Mula po ito kay O Republic, ang title po nito, Bakit Dumulubog ang China? Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe. Para ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng ganitong reaction video at meron po tayong giveaway. Kapag na-reach po natin ang 100k subscribers, magpapag-giveaway po tayo ng cellphone. Kaya stay active po sa ating channel, mag-subscribe ka na at mag-like sa ating video. Wala na po tayong kalapang gawin pang iba pa, simulan na natin to. Let's do this. Ang kalsadang ito sa China ay bigla na lamang gumuho at gumawa ng malaking butas. Grabe. Kung saan nahulog ang isang tao na nagda-drive ng scooter. Nagsigawan naman ang mga tao nung nilamon ng dambuhalang butas ang isang bahay na ito. Grabe. Muntik ring lamunin ang pulis nang biglang lumaki pa ang butas na ito sa isang kalsada. Ilan lamang ito sa napakaraming sinkhole na bigla na lamang lumitaw sa mga malalaking syudad sa China. Grabe naman yun, oh. Nabulabog at natakot rin ang mga residente sa isang lugar nang isang gabi ay may narinig silang napakalakas na pagsabog. Ang lupa pala ay pumutok at nabiyak kahit wala namang lindol. Ano po yan eh, no? Diba yung may kasabihan nga tayo na made in China. No? Kidding aside po, no? Kawawa naman po yung mga ano, no? Mga normal na ano, yung mga ordinaryong mamamayan po ng China sa nangyayari po na to, no? At masasabi po siguro natin sa nangyayari pong ito ay siguro, no? Sa nangyayari pong kalupitan po ng gobyerno po ng China, ito po ay karma, no? Nature, no? Karma ng nature po ito na masasabi po natin, no? Pero po siyempre, hindi naman po lahat ng Chinese na nandito po ay masasama po, no? Yung gobyerno lang po naman talaga. Kaya po kawawa po dito yung kanilang mga mamamayan talaga. Ang mga building ay nabiyak din at tumagilid. Maraming residente ang lumikas at ang iba ay piniling sa kalsada na lamang matulog sa takot na baka gumuho ang gusali. Nakakalungkot isipin na ang bahay na ilang taong pinaghirapan ng mga residente sa isang iglap ay hindi na nila matirhan. Isipin nyo, no, walang lindol, walang something, pero gumuguho at na talaga yung mga kalye po nila ay nabubutas. At talaga pong yun nga po, no, ngayon po talaga ay lubog po talaga rin talaga ang China sa baha. No, kumbaga, ay nako, kaya po talaga po tayo ay dapat sasabihin po talaga natin na huwag po tayo talaga tayong gagawa ng masama. Kasi po, minsan po talaga si God na po, no, si God na po talaga ang huhusga po sa atin talaga. No? Kaya po itong gobyerno po ng China, sa pamumuno po nga po ni Xi Jinping, yan na nga po nangyayari. No? Kumbaga po, nadadamay pa po ang kanilang mga ordinaryong mamamayan sa kagagawan po talaga nila. Grabe din ang baha sa China. Makikitang halos umapaw na ang baha sa kinatatayuan ng tao habang inaanod ang sasakyan. At ito pa, marami ding naanod na sasakyan. Pinagtulungang hilahin naman ng mga tao ang sasakyang ito para hindi mahulog sa butas. Ang lahat ng ito ay nangyayari sa China dahil ang kanilang bansa ay lumulubog. Chinese cities are growing rapidly and with that, they're also sinking. Ayon sa Reuters, halos kalahati ng mga malalaking syudad sa bansa ay unti-unti nang lumulubog. Isa na dito ang Shanghai. Kaya ano eh, kaya yan nga, no, talagang nananakop na yung China. No, kasi alam din talaga nila yung kasasapitan ng bansa nila. Yan nga, nakakarma na nga po sila. At talaga pong hindi na po siguro matitirhan talaga yung bansa talaga nila. Kasi po ganyan na po yung nangyayari, no, may sinkhole, grabe yung baha, ano, kumbaga hindi na fit na tirhan talaga. Kaya gumagawa na rin po ng paraan siguro yung kanilang demonyong leader na manakop ng manakop para doon po sila, no, doon po sila mag-expand, no, doon po sila magtatayo ng mga infrastructure po nila. Kasi alam po nila, no, hindi na po fit na tirhan ang kanilang bansa sa dami na po na nangyayaring kalamidad na ganyan. Noong 1920s hanggang 2023 ay lumubog daw ang Shanghai ng mahigit 3 meters ayon sa BBC. At mahigit 270 million katao ang nakatira sa mga lumulubog na mga lugar sa China.
Ayon sa pag-aaral, may mga lugar sa bansa na lumulubog ng 3 millimeters kada taon, kung saan nakatira ang nasa 270 million katao. Meron ding lugar na lumulubog ng mahigit 10 millimeters kada taon at nasa 67 million katao naman ang nakatira. At meron ding mga lugar na mas mabilis ang paglubog, nasa mahigit 45 millimeters kada taon. Maliit pakinggan dahil ilang millimeters lang naman ang paglubog bawat taon, pero ayon sa mga eksperto, pagdating ng 2120 ay maaaring isang quarter na ng coastal land ng China ang malulubog sa tubig at tuluyang maglalaho sa mapa. Yun na nga, no? Kaya yung sinasabi ko sa inyo kanina, no? Kaya talagang aligaga na itong si Xi Jinping talaga. Na manakop lang, manakop dyan, nang gusto niya magpayaman ng magpayaman para talaga yung mga masasakop din ng bansa, ayun na nga, pagtatayuan na nga po nila ng infrastructure nila para po makalipat po talaga sila, no? Kasi alam po talaga nila yung sasapitin nila sa 2120. Isipin nyo, no? Yun po yung prediction na talaga pong lulubog na po talaga yung China. Kaya may ganyan po talaga, no? Kasi po talaga, no? Kapag po sakim po talaga ang leader, ganyan po talaga ang mangyayari. Which is nadadamay po yung mga ordinaryong mga mamamayan, na which is wala naman po silang kinalaman. At yun na nga po, ano sila eh, kumbaga binibrainwash po sila. No? Parang sa North Korea lang din po yan, no? Binibrainwash ang kanilang mga mamamayan. Ganun po yung nangyayari. Kaya po talaga, tama po yun eh, no? May karma po talaga. Ito na po, no? Talaga po nangyayari na po sa China po yung karma. At hindi lang po yan, no, pag talaga pong umigting pa rin po ang panggenggera po ng China, lalo na rin po sa atin at sa iba pa pong bansa, darating po ang panahon talaga na talaga pong makukuyog po yung China. Yun na po talaga yung pinakamatindi nilang karma. Lubog na po yung bansa nila sa baha at sa ano-ano mang kalamidad na nangyayari sa kanila, talaga pang lulubog pa po ang ekonomiya nila at masisira po lalo ang bansa nila dahil po mapagtutulungan po sila ng lahat ng bansang inargabyado nila. Real talk po yan, karma! Maniwala po kayo, meron po talagang karma. Ang China ang malulubog sa tubig at tuluyang maglalaho sa mapa. Ilan ito sa mga dahilan kung bakit unti-unting lumulubog ang China? Adik sa semento. Ayon sa US Census Bureau, sa kasalukuyan ang China ang may pinakamalaking populasyon sa mundo. Nasa mahigit 1.4 billion katao ang naninirahan dito. Isipin nyo, no? Alam ko 1:1 lang sila, no? Isang anak sa isang pamilya, no? Pero isipin mo, sila talaga pala ang pinakamaraming populasyon. Siguro, nag-1:1 na lang po talaga sila nung nakita po nila talaga nilang overpopulated na po yung China. No? Kumbaga, yun na po yung naging paraan po nila para talagang hindi po mag-sumabog o talagang mag-overpopulate sa China. Yun na rin po dahilan po siguro dyan, no? Kaya po talaga sila lumulubog po yung China. No? Bukod sa alam naman na po natin, pag made in China talaga, lahat po talaga kasi ginagawa po ng China, no? Kumbaga, pick na pagkain, pick na bigas, pick lahat, di ba? Pinipirata lahat, ginagaya lahat. Yun po kasi ang China. Minamadalian lahat, di ba? Quantity over quality. Yan po ang nangyayari sa kanila. Kaya po, yun nga po, maaari itong mga establishment nila, hindi po pulido ang gawa. Kaya mga kalsada nila, hindi rin pulido ang gawa. Mabilis ang ginawa, tinipid yung gawa. Kaya nga po, di ba, nabansag ngayon, di ba? Pag made in China, asahan mo na madaling masira. Diba? Hindi naman po maibento yung salitang yun kung walang katotohanan yun. Kaya ito nga po talaga nangyayari sa kanila, which is ganyan po ang kinasasapit ng bansa nila ngayon. Diba? Kaya po, sipin nyo ha, sila po minsan yung bumabangga sa mga kalaban nila po sa gera, no, sa pangharas nila sa West Philippine Sea. Pero ang nabuburas pong barko nila, ay barko nila. Hindi po yung barko na binabangga nila. Sipin nyo yun, no, kasi po hindi po talaga, ano, matibay ang kanilang gawa, no? Substandard, di ba? Ganun po eh, made in China, no? Kaya po talaga, kawawa po talaga yung mga mamamayan po rito, mga ordinaryong mamamayan na nag-invest po ng kanilang hard-earned money. Halimbawa, yung bahay po nila, pinatayo nila. Pero ganun po yung quality, no? Minadali, substandard yung quality, talagang masisira agad, sayang. Kumbaga, no? Kaya talaga pong hindi po tayo magpapagawa ng mga something o hindi po tayo basta bibili ng mga something na galing po talaga ng China. Lalo-lalo na po pagkain, sobrang delikado po talaga. Kasi po halos lahat nga po ay pinepeke na po ng China. Pwede po tayo magka-cancer dyan o whatever kung ano mangyari sa atin. At ayun na nga po, kawawa po talaga ang mga mamamayan nila. Kasi po, sira ulo po talaga kasi yung leader nila. Lahat po ng kademonyo po nasa leader po talaga nila.
Kaya po ganyan po nangyayari sa kanila, no? Real talk lang po yan, di ba? Lalo-lalo na po, alam po ng buong mundo yung ginagawa po ng China dyan sa West Philippine Sea. Hindi lang naman po tayo yung talagang inaargabyado nila. Halos lahat po dyan sa Indo-Pacific ay inaargabyado po ng China. Sobrang sakim po ng gobyerno ng China sa pagsakop po dyan sa West Philippine Sea. Kasi alam po niya, o alam po nila, na sobrang yaman po ng likas na yaman dyan sa West Philippine Sea ng langis, methane gas, at kung ano-ano pa. No, ganyan po kasakim ang kanilang leader, ganyan po ang nangyayari ngayon sa China kasi po nakakarama po talaga sila. Real talk. Sa mundo, nasa mahigit 1.4 billion katao ang naninirahan dito. Mm-hmm. Sa bilis ng pagdami ng tao ay ganun din kabilis ang pagdami ng buildings sa China. Tama. Dahil sa urbanization. Ayon sa isang survey noong 2023, ang China ay meron ng halos 600 million buildings. Grabe. At ang mga buildings na ito ay gawa sa concrete. At mm-hmm. alam nyo ba, ang bansang China ang nangunguna sa may pinakamaraming napuproduce na semento sa mundo at ine-export pa nila ito. Sa katunayan, noong 2020, 2.4 billion tons ng semento ang nagamit ng China, 23 times na mas mataas kumpara sa US. Mm-hmm. Dahil daw sa sobrang daming concrete building sa bansa ay nabibigatan na ang kanilang lupa. Ayun na nga, common sense, no? Isipin nyo, konkreto yan eh. Diba? Talagang ano, kumbaga, mabibigat kahit sino po eh, kahit sa tao, diba? Magbuhat ka ng alam. Alam nyo na yan, diba? Yung mga common sense na galawan niya. Isipin nyo yung bansa mo talaga. Lulubog talaga yan kung puro concrete. Diba? Walang infrastructure na hindi tulad po sa tulad sa Japan, mautak po sila. Alam po nila na ano po sila eh, nasa earthquake belt sila eh, di ba? Talagang hindi po sila nagtatayo sa Japan ng concrete. Talaga pong halos parang papel po talaga. Ganun po sa Japan, no? Kasi po, ginagawa po nilang shockproof din po na sa lindol ng kanilang mga kabahayan at building doon. Ganun po. Kaso po itong China po talaga ay hindi po ganun eh. Kumbaga, puro bukod sa substandard na puro concrete pa, yung safety pa po nila ay wala po talaga. No? Ganun po sila eh. Ano talaga sila eh, quantity over quality. Kaya po, kawawa po talaga mga mamamayan kung ganyan. Kaya maraming syudad ang unti-unting lumulubog. Tama. Maraming butas sa lupa ang nagsilabasan at nabibiyak ang mga lupa. Tulad ng nangyari sa munisipalidad ng Tianjin noong 2023. Nasa mahigit 3,000 katao ang pinalikas mula sa mga buildings sa takot na ito'y gumuho dahil nagkaroon din ng cracks ang mga ito. Dahil rin sa simentadong mga daan ay hindi agad nasisipsip ng lupa ang tubig ulan. Kaya nagkakaroon ng flash flood sa ilang syudad sa bansa. Ano rin yan yung drainage system, no? Dapat po talaga hindi mawawala yan. Siyempre, tama nga naman yun. Hindi masisipsip ng lupa yung ulan o whatever. Yung basta yung tubig, yung liquid state nun. Hindi masisipsip kung semento yung nakapuronta. Diba, isipin nyo, simento nga eh, hindi naman sisip-sip basta-basta ng tubig yan eh. Pero na lang kung hindi pa siya tuyo. Diba, kung talagang ano lang, kumbaga nasa medyo liquid state pa siya. Kaso hindi po ganun eh. No, talaga pong lulubog, isipin nyo, sa dami ng building na konkreto nakatayo dyan, talaga pong lulubog yan, mabibigatan po talaga ang kanilang lupa o ang kanilang sahig, no, kumbaga. Ganun po talaga ang mangyayari dyan. Pagkuha ng groundwater. Tinuturing ding isa sa mga dahilan kung bakit lumulubog ang China ay dahil sa overground water abstraction o labis na pagkuha ng tubig sa ilalim ng lupa. Ang groundwater o tubig sa mga aquifers ay nagbibigay ng hydraulic support sa mga bato at lupa sa ibabaw. At kung maraming tubig ang naaalis ay lulubog o guguho ang lupa. At dahil nga malaki ang kanilang populasyon, ay aasahan talagang maraming tao rin ang kukuha at gagamit ng tubig sa ilalim ng lupa. Kaya naman may mga proyekto ang Chinese government para makontrol ang groundwater pumping. Sa Shanghai at kalapit na bahagi nito ay nililimitahan na ang pagkuha ng groundwater. Isipin nyo kasi kung sisip-sip talaga ng water sa ilalim lahat, no, sa million-million nilang mga mamamayan dyan, no, talaga pong mawawalan po ng pundasyon o lalambot po yung ilalim ng lupa nila. Kaya po talaga guguho, no? Isipin nyo, no? Wala na silang ibang pagpapagkuha ng source ng ano, no? Ng tubig kundi sa ilalim ng lupa. Ganyan po yung nangyayari. Isipin nyo yung kaganda-gandang city nila na yan, no? Isipin mo, guguho yan. Nang walang kalamidad, no? Walang lindol, walang whatever, no? Kailangan po talaga, kung may concern po ang kanilang leader dyan, yung mga nasa gobyerno po nila,
gawan na po talaga nila ng paraan yan. Kasi po, unang-una po talaga, ang kawawa po dyan yung mga ordinaryong mamamayan. Kasi po yung mga nasa gobyerno po, syempre alam na po nila yung mga mangyayari na yan o nangyayari na yan. Syempre isi-safety na po nila yung mga sarili-sarili nila. Ano po bang alam na mga normal na mamamayan dyan, mga ordinaryong mamamayan? Wala. No? Kumbaga magugulat na lang sila, kakainin na lang sila ng lupa dyan, guguho yung lupa sa kanila. No? Kaya kung talaga po may concern po ang gobyerno ng China sa kanila, ay dapat gawa na nila ng paraan yan. Sa mga ilog na din kumukuha ng tubig tulad ng Yangtze River. At ayon nga sa pag-aaral, dahil sa proyekto ay napipigilan ang paglubog ng lupa sa Beijing. Kung nagustuhan nyo ang content natin today, mag-comment ng yes. This... Ayun lang po, no, ate pong nagawa ng reaction tong magandang video na to ni O Republic. Napakahusay po. Ilalagay ko po sa description ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Kayo po, ano pong thoughts nyo o palagay nyo dito po sa nangyayari na to sa China? Sa akin po, no, karma. Karma po to, na which is yung karmang to ay nadadamay po talaga ang kanilang mga ordinaryong mamamayan, na which is kawawa po talaga. Ayun na nga po, no, talaga pong maniwala po kayo sa karma. Do good, good will come back. Do bad, bad will come back to you. Yun lang po, no. Don't forget to subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Like this video. Magkakaroon po tayo ng giveaway ng cellphone po kapag na-reach po natin ang 100,000 subscribers. Kaya be active, subscribe, and like this video. Iingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye!